se va. Buhay ko'y walang wala. Ay, sera. Ate, dahan-dahan naman sa karayo magagasgas eh. Masisirang old favorites ni Doris Day. Eh, di mabuti. Nang mailibing na ang pinagripasan ng panahon na yan. Hindi lumilipas ang anumang maganda. Ito'y nagiging klasika. Totoo po yan, senyora? Talagang wala tayong mabibiling Doris Day? Natural, dahil wala nang bibili. Inday, sa kusina. Opo! Panjang, uli-uli ayoko nang marinig ang kantang yan. Kinukulili ng tenga ko. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Silensyo! Hirap naman sa'yo, ate. Bakit hindi ka ba music-minded? Napaka-consumida mo talaga. Tapos, pag nagalit ka, binubuhos mo sa pagkain. O, ano ngayon? Kaysa tumulad naman ako sa'yo. Inuulsa sa karirin Diyos. Wala naman tayong dapat pag-awayan. Magbigayan lang. Hindi ba, ate? Kami ba ni Karing nakikialam sa'yo kapag gusto mong makinig ng drama sa radyo? Aba, mas mabuti yun. May puso't may damdamin. Ano na naman karidad yung nasa mukha mo? Punong-puno na naman ang pulbos para ka sumubsob sa isang sako. Arina! Darating na si Placido. Ewan ko ba, after all these years, gusto pa yata akong ligawan eh. Sa edad mong yan, nagpapaligaw ka pa? Aba, hindi ko alam sa inyo kung kayo'y sumuko na. Pero ako hindi pa ako susuko. Alam mo, tuwing nakikita naman itong katawan ko ni Placido eh, nililindol ang puso niya. Ay! Placido! Bigla naman ang pasabi mo. Placido, wala ka naman lahing intsik. Umaakit ka ng ligaw sa katanghalian tapat. Sino man liligaw? Ate, walang lahing intsik yan eh. Tingnan mo, alangani Espanyol o Kano. Karidad, pasok sa loob. Huwag kang magpaligaw sa ganitong klaseng lalaki. Oy, mangilabog ka sa iniisip mo, Karidad, ha? Eh bakit nung araw, hindi ba, lumuluhod ka pa sa harap ko para mabigay ko sa iyo yung matamis kong oo? Nung araw yon, nung short pants pa si Bonifacio. Eh kung hindi ka umaakyat ng ligaw, anong ginagawa mo rito? Butch! Sinanla sa'yo ng mama ang bahay na ito? Oh, nang magkasakit ang inyong mama. Halos 4 na taon na kayong hindi nakakabayad, ha? Ni interest man lang. Inilihim sa atin ito ng mama. Ngayon, ang huling araw na nakatakda sa dokumento. Magmula ngayon, akin na ang lupa at bahay na ito. Pagigiba ko ang bahay at patatayuan ko ng townhouse. Ano? Hindi maaari. Minanap pa namin ito sa aming mga ninuno. Tutubusin namin itong bahay at lupa. Oh, sige. Eh di bayaran niyo ako ng 250,000 pesos. Santisima, saan kami kukuha ng ganong kalaking halaga? Hoy, hindi ko na problema yan. Napakasama mo, Placido. Alam kong iniipit mo lang kami. Dahil hindi mo makuha ang aking tamis ng aking sariwang pagkadalaga. Hoy, hoy. Karidad, lubay-lubayan mo ako, ha? Anong ginagamit mo? Imahinasyon o halusinasyon? Parang awa mo na lang, Placido. Kung noon binasted kita, ngayon ay tinatanggap na kita. Kunin mo na itong aking katawan, kapalit ng lupa't bahay na ito. Iyo na ang katawan mo, Karidad. Mas interesado ako sa lupa't bahay. Sandali na. Nakalagay dito. Mula sa araw ng pagkarimata, meron kaming isang buwang palugit. Saan nakalagay dyan? Nandito dito. Hoy, kahit hindi ako abogada, nakalagay dito, may 1 month grace period. May utak rin pala, Fe. Bueno, babalik ako after 1 month. Kapag hindi pa rin kayo nakabayad... Patay. Tara. Paano na ngayon? Magaganda ang mga pisa. A genuine Spanish time at the turn of the century. Talaga? Kaya nga pinagbibili namin yan, Mr. Cruz, dahil... Masyado ng masikip. At dumadami ang daga. At gusto namin papalitan ng wallpaper.
Eh, alam mo, balita ko, mahal daw ang binabayaran ng mga art collectors dito sa mga antik na ito. Alam niyo yung tiyak ko sa probinsya, konti lang yung antik na binenta niya, pero kalahating milyon ang binayad sa kanya. Depende rin naman, ano? Ah, ito naman, magkano ito? Naku, hindi ito binibenta. Minanaw ko ito sa aking lola, may sentimental value ito para sa akin. Kaya dapat po daw talaga itabi at ingatan. Oh, paano tayo magkabilihan kung puro kayo sentimento? Oh, ito, magkano ito? Ay, hindi po ito binibenta dahil ito regalo pa sa kasal ng mama ko at papa ko. At talagang dapat hindi benta yan. Ah, ito. Ay, naku, hindi po pwede yan. Yan ang pinagawayan ng mama ko at ng kaisa-isa niyang kapatid na mamatay ang kanilang papa. Ano ba talagang binibenta niyo? Ito'y binibenta namin. Itong mga salamin na ito, pwede kayong mamili sa dalawa, pwede rin ninyong bilhin ang dalawa. Ang pangit na salamin na yan, sino magkaka-interes niyan? Kaya nga namin pinagbibili eh. Sinasayang yung oras ko. Makalas na nga. Sandali lang, Mr. Cruz. Saan kayo pupunta? Paghanda na kayong mag-unload ng mga pamana niyo, sa kanyo ko tatawagan, ha? Hikayin ako sa kapal ng alikabok dito. Diyan na kayo. Eh, bakit ninyo ako tinitignan? Eh, talaga namang mahal ko itong higaan na ito eh. Ay, oo, talagang ito. Nililinis araw-araw ni ate ka rin to. Ikaw naman kasi ate eh. Mas gusto mo pang ibigay sa anay yung aparador na yan kaysa maibenta. Talaga dapat ibenta na yung aparador na yan eh. Heh! Huwag niyo ko sisihin. Eh, yung aparador mo. Dapat talaga ibenta na yung tukador na yan eh. Makapag-grocery na nga. Grocery na lang? Huwag mong hahali ka na. Mas mabuti na hindi mahalata ng tao na may relasyon tayo. Tingnan mo yung ayos mo. Daig mo pa yung crown sa karnabal. Saan ka ba bumibili ng damit? Sa hardware? Ito po yung parambras! Hindi mo ba alam na yun ang attraction namin sa restaurant namin ni Elton? Alam mo, Mami, itiya niya yon. Lugawan na lang sana. Para pag naubusan kayo ng paninda, ibenta ninyo ang mga utak ninyo. Alam kong galit kayo sa inyong anak dahil sumama siya sa akin at nag-live-in kami ng hindi kasal. Ay, wala naman sa itsura mong magpapakasal eh. At saka tanggap ko na yun. Akin na inis ko lamang itong anak ko. Sa laki ng mata, bulag, sa pagkatao mo. Mami, hindi na ba tayo magkakasundo? Eh, ikaw naman ang diferensya eh. Pinagpalit mo ko sa lalaking yan. Anong gusto mo? Mag-isay ako sa tuwa? I mean, bakit di mo kumbidayin ang apuna ng ermat mo sa bahay nang makita niya naman ang ating katayuan? Di ba? Oo nga, Mami, no. Doon tayo mag-celebrate ng birthday niyo next week, di ba? Wala naman ang dahilan para mag-celebrate ako. No, isang buwan pa ang birthday ko. Ay, bakit akap-akap mo yan ang parang boyfriend mo? Ibaba mo yan dito ng masiba. Ay! Pareho tayo, konti lang na ipon. Kung alam ko lang, araw-araw pinakain ko itong baboy ko. Yun akin sana, puno na yan eh. Kaya lang, pag wala na akong cutics tsaka lipstick, sinusungkit ko ng hairpin. Naku! Yung abing yan, kasiraan ng pamilya. Akalain mo ba ako ibandera yung boyfriend niya? Parang pinagmamalaki pa. Pabayaan mo na siya, ate. In love naman siya kay Elton eh. Huwag mo na lang silang intindihin. Baka maging tulad sa akin, matandang dalaga. Ay, mabuti! Kasi nagsasama ng walang kasal. Mabuti pa siya, maligaya. Ako nga kinasal ng umaga. Umakit kami ng bagyo ng hapon. Nabangga ang kotseng minamaneho ni Roger. Mabuti pa nga siguro nakasama na akong mamatay. Nako, mabuti pa nga pinabubuhay ka pa ng Diyos. Tignan mo, tayong tatlo, magkasama pa rin.
Ewan ko ba sa'yo, ang dami naman ang ligaw. Kung bakit ayaw mong palitan yung matagal ng nalibing. Dapat yung Elton na yun ang nalibing eh. Talagang ganyan, yan ang tinatawag na generation gap. Ibang mentalidad ng mga kabataan ngayon kaysa noong kapanahunan natin. Ay naku, talaga, ibang-iba, east and west. Kinakantihan yung abing yun, ano? Hindi naman, ate. Gusto lang namin alisin yung galit mo. Baka kakain ka na naman. He! 800 pesos lang ito, ah. Ikaw, ate, meron ka ba yung dadagdag? Eh, ano dadagdag ko dyan? Sa tuwing mag-grocery ako, may inabot ba kayo, ha? Naku, anong gagawin natin? Saan tayo titira? Huwag mong sabihin mag-squatter tayo doon sa Laloma. Isa na lang ang paraan. Ano? Magtrabaho tayo. Ha? Hindi bagay sa atin. Ayoko, ayoko, at ayoko. Oh, ano ba pare? Ayos na ba tayo? Oh, sige. Abante na. Abante! Sige na, labas na, labas na! Bart, mukhang malakas ang dilensa natin, ah. Pwede ba makadilensa ng pangyosa dyan? Ang lalaki ng katawan ninyo, bakit hindi kayo maghanap buhay, ano? Pagdigil ka na! Walang siya kayo! Pangingigil lang kayo sa babae pa! Ikaw, gusto mo? Gusto mo? Magandang tama si Karina. Hindi tayo maaaring magtrabaho. Naghahanap buhay ka ng malinis. Pagkatapos, kikikilang ka ng mga tarantadong mas malaki ang katawan kaysa sa akin. Kasalanan niya ng mama. Magsasanla lamang eh, sa usurero pa. Hindi kasalanan ng mama. Talagang ganyan ang buhay. Kapag nagigipit, kahit sa patalim, kakapit. Oh! Anong nangyari sa'yo, takaliyag ka? Eh kasi sa kagustuhan kong matalbugan yung mga batang modelo, akala ko mas malambot ang bewang ko. Eh anong pinatunayan mo? Eh yung pala eh, yung mga buto mo, malulutong na. Wala akong magagawa, masakit talaga. Oh eh sige, ayusin natin ito. Halika, tuwid natin. Masakit yan, wag. Malanti ka kasi, magbusa ka. Teka. Anong gagawin? Kung basta. Hindi pwede! Halika, sige! Hindi pwede, masakit yan eh! Sandali ha! Pag-ready! Sige, bibilang muna ako! 1, 2, 3! Nasobra yata! Nasobra! Masakit eh! Ate, lapit na pa siya! Halika! Isa pa dito! Ayoko na! Isa pa! Isa ka dito nga rito, no? Tama na! Ate! Aray! Ayan. Salamat. Kahit anong trabaho, hindi natin kayang bayaran ng 250,000. Tama. Baka pag nalinis na natin itong mga kasangkapan, bilhin ni Mr. Cruz ng mahal. Hindi na bale mawala lahat yung mga muebles. Huwag lang magnas itong beauty ko sa trabaho. Maliwanag ha? Wala na sisihan pag nawala sa atin ang kasangkapan. Tama. Kung ano magusto ni Mr. Cruz, if the price is right, sold! Tama, Panchang. Pagdating ni Mr. Cruz, si ate na lang ang magsasalita. Ang bibig natin, zipper. Ah, mabuti. Dahil kung kayong dalawa, sila ang deal. Naalala ko pa ang mirror na ito. Ito ang paborito ni Lola. At parati siya nakakulong dito sa kwarto noon at lagi nakatingin dyan sa salamin. Eh, paano? Kerengke ang Lola natin. Nagmana ito si Caridad. Hmm?
Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all? Diyos ko na! Wala kayong appointment, ha? Sino ka? Alin? Ang real name ko, screen name ko. Anyway, ang real name ko ay Candida. But you can just call me Candy. May class, di ba? Pwede na akong co-host ni Kuya Germs. Sa itsura mo yan, ang tapang mo naman, ano? Chip mo, ha? Siguro sa public school ka nag-aral. Anyway, natatandaan niyo ba yung kwento ni Sleeping Beauty? Natatandaan niyo ba yung also beautiful but also terribly misunderstood na kontrabita sa kwento? Yours truly. Oh! What itching mga inday! At yung fairy doon, ako yon. At toits naman ang magic mirror. Anong hiwaga naman ng mirror na yan? Hiwaga? Hindi ko yata napanood yun. Ah, pero anyway, white yung mga manash. Pagdating ng 6 p.m, oh, balik teenager na kayo kapag sinabi ninyo ang mga magic words. Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest one of all? Katulad ng sinabi niya, yun, oh, eh di balik teenager, di ba? Eh, pag susubukan natin, totoo ba yun, Candy? Satisfaction guarantee. Balik kayo sa pagkabata ninyo. Oh, di ba? Pero tandaan ninyo, girls, may pinagbabawal ang magic mirror. Ang sabi ng magic mirror, wag na wag kayong kakain ng ice cream o anumang malamig. Kapag ginawa nyo yon, melt ang mga beauty ninyo. At may time limit yan. Magmula alas 6 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi ang mga kabataan ninyo. Eh, anong mangyayari pagkatapos ng alas 12 ng gabi? Eh, the return of the gurangis ng mga beauty ninyo. O, diba? Hindi na kayo the young and the restless, kundi the old and the tired. O, say, wanna give it a try? Babata daw tayo ulit! O, sige, subukan natin. Ba't tinatitika muna? Baka naloloko lamang yan. Oh, ba't hindi niyo subukan? Eksakto! Alas 6 na ng hapon ngayon, look ninyo sa mga relo. Oo nga naman. O sige, ako magsasabi ng magic words. Sige, sige, sige. Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all? Totoo nga. Ang galing-galing ng magic si Candy. Ang gaganda natin, no? Tignan nyo. Hindi ata ako makapaniwala. Ganito nga pala, insura ko nung bata pa ako. Candy, salamat ha. Basta tandaan nyo lang, girls, ha? Magmula alas 6 hanggang alas 12 lang ng hating gabi ang kabataan ninyo. Pag inabot kayo sa daan ng 12, award ang mga beauty ninyo. Babu! Asan na siya, Candy? Eh, kaya nga magic, eh. Biglang nawawala. Ate! Hindi ako magpapaniwala! Talaga? Figure ko, ang kutis ko, feeling ko, binipining Pilipinas ako. Eh, paano naman, no? Nung araw na itsura mo yan, eh, 5 centimos pa lang ang hopya. Huh? Naku, sayang naman ang mga beauty natin. Ikaw magkukunta tayo sa bahay. Buti pa, mag-outing tayo. Eh, saan naman tayo pupunta? Mahalay. Baka may makakita sa atin, wala tayong kasama. Eh, ano, kung may makakita sa atin, wala namang makakakilala. At saka, parang gusto ko mag-disco. Sa disco? Sa tanda natin ito, mag-disco tayo. Sino mag-isabi matatanda tayo? Mayroon ba magsasabi sa ating mukha tayong matatanda? Tandang-tanda ko pa. Ganito rin ang edad ko na ligawan ako ni Roger. Siguro, kung na-maintain ko lang itong figure ko na ito, hindi ako hiniwalay ng daddy ni Abby. Kamuntik na sana ako makapag-asawa ng isang kalbo. Kung alam ko rin na ganito kabilis ng panahon, sana sinagot ko na ang pag-ibig ni Placido. Ay... Magdi-disco pa tayo, magdadrama. Magdi-disco, siyempre! I remember you, sweet memory.
kayo? Aba, ewan. Kakakain-kain ko lang. Feel nyo ba, girls? Swing it. Lundagin mo, baby. Okay ba, beautiful? Yeba, yeba, cha-cha-cha! Ano oras na? Excuses, boys, ha? Tanili lang, ha? Tanili! Mag-aalas 12 na! Sundan natin, tara! Ganun, umalis sila! Ay, paano na tayo nito ngayon? Oo nga, eh. Alas 12 na. Paano tayo uwi ngayon? Paano? Eh, ang pogi-pogi pa naman yung kapartner ko. Di, kunyari, ibang tao tayo. Maski makita nila tayo, hindi natin sila kilala. Pwede ba naman yun? Ibig mo sabihin, hindi na ako mag-goodbye? O ayan o, gusto mo makilala ka? Hindi. Tumigil ka. Huh? Ang tagal naman nila. Mabuti pa, punta lang natin. Tara. Good evening. Good evening. Di ba sila yun? Oo, tatlo din sila eh. Hindi, diba? Hindi, hindi, pare. Pero pare, pareho na ka-dive green. Isang naka-rust, isang naka-dive green. Sila na yun. Pareho, pare. Tatlo. Kaya nga eh. Pero, pare na nga. Nasisira ulo ko dyan. Bihan nyo na yan. Tara. History. Correct. It is now the time of Rick Ashley and Whitney Houston. Up here! Ano bang Whitney Houston yung sinasabi ninyo? Whitney? Baka nakakalimutan ninyo na may problema tayo. Kalahating buwan na lamang at papalisin na tayo dito sa bahay natin. Eh, kaya nga nagsasaya kami para makalimutan ang problema. Teka, meron akong naisip. Bakit hindi tayo magtrabaho ng gabi habang tayo'y mga bata? Kung sa bagay, ngayon na mas bata pa tayo, mas masaya, mas masigla, mas exciting. Pero gusto ko yata sa disco na lang. Tumahimik ka, babaeng tamad! Hmm? Kung sa bagay, magandang idea yan. Magtatrabaho tayo mula alas 6 hanggang alas 10, alas 11. Walang asukal! Matagal na tayong walang asukal. Hindi niyo ba alam, kailangan konting higpit ng sinturon at mag-ipon tayo para kay Placido. Excuse me, ma'am. Ano ba yung pinagsasabi ninyong bata? Yung masigla? Ano naman tayo? Iday, sa kusina. Bilisan mo! Apo. O ano, dalian mo na at maghahanap pa tayo ng trabaho. Mirror, mirror on the wall. Mga nilalang na walang kasiyahan, minsan mo paligayahin, dudukot-dukutin, babalik-balikan. Aba, hindi namin gusto namin magpabata para mag-good time. Kaya lamang, wala kang mahanap na trabaho kung ganitong edad namin. Ikaw naman kasi eh, sana maghapon at magdamag mo na lamang kaming pabatain, ano? Ay, naku, mga tao nga kayo, ibinigay ng iyong kamay gusto pang buong katawan mo? O Alaseki, mag-magic na kayo, dali! Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all? O ano, maliligaya na kayo. Siguro naman ngayon makakapaghanap na kayo ng mga trabaho ninyo, ano? Ang bait-bait mo talaga. Kapag nagkaroon kami ng trabaho, utang na loob namin sa'yo, Candy. Kahit kailan, hindi ka namin makakalimutan, Candy. Oh, sige, bye-bye. Thank you. Bye! Halina po kayo! Pumasok kayo! Kayang po at Nakiya, naghihintay sa inyo! Uy, makikita niyo si Roboy! Si Roboy po ay isang robot na galing sa iyong planeta! Marami pa kayong kababalaghan na hindi pa niyo nakikita! Tama! Ayos ka dyan, Epag! Pero mga kaibigan, para po sa mga taong medyo hirap na hirap dumukot sa kanila mga pulsa para ilabas yung konting barya, eto naman, magbibigay naman ako sa inyo ng konting propaganda. Magic ho, walang bayan, libre. Bueno, isa lamang ang kailangan ko. Sino sa inyo ang may panyo? Panyo raw yan. Mabuti na ba, may volunteer? Ayan.
Alright. Nakikita ninyo itong banyog ito. Ito yung babadyikin natin na walang kadaya-daya. Nakikita ninyo, upo, mga kaibigan. Harap, likod. Alright. Ito na ho, mga kaibigan. Ayan. Gagawin natin dito sa banyo nakikita ninyo ay ating sisintihan. Walang sisihan. Alright. Laging nakaawa, mama. Laging na walang kadaya-daya, malinaw lang malinaw. Okay. Alright. Hop. Patayin natin. Aray, naku, napaso pa ako. Ayan. Nakikita ninyo, mga kaibigan. Ayan, ha? Ayan. Nakikita ninyo, oh. Nakikita ninyo. Walang daya. Bubuhin natin to. Huwag lang po kontrahin. Ano? Okay. Hop. Nakikita ninyo. Ayan. Tiklopin natin at ayusin natin. Mahipa natin sa babaeng aking asistan. Hipan ko na tatlong beses. Mabubuo? Mabubuo. Okay. Yan. Yan. Isa pa. Yan. Yan. Ayan. Mga kaibigan. Yan. Ito, mga kaibigan. Tignan ninyo. Tignan ninyo yung mga mata. Sikat ng araw, mga kaibigan. Focus, focus. May kumontra. Kumontra? Ay, dito. Bago naman. Sige, butin tayo na nasa dose. Dapat lang umalis tayo. Oo nga. Sarado dyan. Di pa tayo. Ay, bakit ho kayo sarado? Baka kailangan nyo ng takilyera, pwedeng-pwede ho ako. Ay, hindi maaari. Dahil sa yun ang asawa ko, takilyera eh. Pwede ho akong bihisan. Babaeng gagamba, babaeng pagong, babaeng ahas. Ay, hindi maaaring ganun dahil sa... Iba kasi yung palabas ko eh. Ah, sino sa inyo pinakamatapang? Ang ating namin! Kung bigyan kita ng 200 sa gabi. 200? Kung regular lang kita. Pero kung malakas, bibigyan kita ng bonus. Tanggap mo na ho. O kayong dalawa, bahala na kayo maghanap ng trabaho. At pilitin mo na magkasama kayo dahil hindi pwede pabayaan yung isang yan. O sige ate. So, saan tayo magkikita mamaya? Dito na rin sa karnabal. Bye-bye, good luck. Sige po. Huwag kang o-order na mahal, mauubos ang pera natin. Bukas mo nalang ibalik yung pera yung kinumas na kensya ko. Wala namang masarap na mure. Ladies, can I join you please? Sure, why not? Ano sure, why not? Hindi pa nga natin kilala yan eh. At saka, I'm sorry, we don't talk to strangers. Eh, kailangan nakikipagkilala eh. Sit down. Okay. Pag umupo ka dyan, lilipat kami sa ibang mesa. Ah, ako nga pala si Karen. At siya naman ang kapatid ko si Essie. Ikaw, anong pangalan mo? Nanding. How do you do? I'm glad to meet you. Ayan, magkakakilala na tayo. Upo ka na. Pwede na? Oo. Thank you.
Huwag kayo matakot sa akin. Hindi naman ako masamang tao eh. Nagre-relax lang ako dahil katatapos na exams namin. Can I offer you something? Trabaho. Ate naman, ang ibig niya sabihin, something to eat. Ikaw naman, oh. I think I'll have... Trabaho. Trabaho talaga ang hanap namin. At saka kaya kami pumunta dito. Nagbabakasakali kaming baka kailangan nila ng waitress o cashier. Malabo dito. Pero, may nakita ako sa kabilang building. Sign na nakalagay na naghahanap yata ng babaeng empleyada. Saan sa kabilang building? Tara na! Teka! Hindi nyo ba muna gustong kumain? Ako naman ang taya eh. Ate, ikaw lang kaya mag-apply sa trabaho. Balikan mo lang ako dito. Sige na, sige na. Siya ang babalikan natin dito. Well, anyway, thank you for the tip. Ay, salamat, natanggap na rin tayo sa trabaho. Kurutin mo nga ako, parang hindi ako makapaniwala eh. Overexcited ka na naman, ano? Talaga bang tatanggapin natin ang trabahong yun? Siyempre! Ikaw talaga? Bakit? Umiiral na ng mabay ang katamaran mo, ha? Buti nga, may nag-alok pa ng trabaho sa'yo. Hi, girls! Ay! O ano? Natanggap ba kayo sa trabaho? Oo, thank you nga pala sa tip mo. Wala yun. Teka nga, anong ginagawa mo dito? Inaantay ko kayo. Di ba tulad ng promise ko, ititreat ko kayo sa dinner. Talaga? Saan? Naku, hindi kami pwede. Mauubusan na kami ng time, saka kailangan pa namin sundin ang ate namin. Sayang, sinama ko kayo sa antit ko eh. Para may wheels tayo. Nika-partner ka na. Hindi talaga pwede. Next time na lang, ha? Sige na naman, Essie. Sandali lang tayo. Ikaw talaga, ang kiri-kiri mo. Hindi pa nga natin kilala yung mga yan eh. Bakit pare? Anong problema? Eh, may lakad yata sila eh. O, hindi naman tayo magtatagal, ha? Sige na naman, Essie. Pumayag ka na. Sa bagay, pasado alas 9 pa lang, di ba? Kunwari pa raw. Ah, girls. Kasin ko nga pala, si Beloy. Hi. Hello. Si Karen, si Essie. Hello. Shall we? Ay! Napalit ko yung show nyo kanina. Enjoy na enjoy nga mga tao sa panonood sa'yo eh. Enjoy na enjoy nga sila eh. Ako naman tong halos mamatay sa takot. Huwag ka mag-alala. Magaling nga si Mang Merlin. Mesa lang yung pumalpak nung nilagarin niya yung babaeng pinaltan mo. Yun, kinagabi yan. Pinaglamayan. Salamat. Pinalakas mo ang loob ko. Biro lang. Siya nga pala. Ako si Jerry. Ikaw, anong pangalan mo? Fifi. Fifi? Ba't ganun? Parang pangalan ng aso. Hindi, biro lang. Pwede ba kitang maimbita? Birthday mo ba? Hindi. Kalimutan mong oras. Para ka naman di nag-i-enjoy eh. Hindi naman sa ganun. Sasama ba naman kami sa inyo dito? Kung hindi kami nag-i-enjoy sa inyong company? Eh, ganun naman pala eh. Huwag na kayo magtanong ng oras pa. Thank you. O, sige Karen. U-border ka na lang gusto mo. Kahit ano, ako magbabayad. Akong bahala. Talaga? Sinabi mo yan ah. Oo. Ang gusto ko, isang sopa de mariscos, Caesar salad, T-bone steak, and for dessert, I'll have strawberry tart. Ikaw, Essie, anong gusto mo? Huwag kang mahiya. Pag kasing ganda mong kasama ko, walang problema sa gastos. Talaga? Oo. O, sige. Waiter, pakidoble na lang yung in-order ng kapatid ko, tapos dagdagan mo na rin ng isang bote na champagne para sa mga boys. Or would you rather have scotch? Beer na lang? Ba't ka ba nagmamadali? Eh, wala naman. Kasi kailangan bago mag alas 12 nasa bahay na ako. Curfew sa parents? Tipong gano'n na nga. Hi! Oh, hi! Ocho, ang ayos yung chick mo ah! Siya si Abby, barkada ko. Si Fifi. Hi. Parang na-meet na kita. Dati na ba kayo magkakilala? Ha? Hindi. Kamukha siya nung kakilala ko. Abby, dala mo kami ng dati ko na order ah. Elton, pare. Oh, ano yun? Oo nga pala. Umu-order nga pala siya ng dati niyang order, pero para sa dalawa. Sarapan mo ah. Ba, sinabi mo eh. Tara. Sandali ah.
lang ka pa? Ha? Meron pa. Pero, iwalay na sila eh. Kasi, lagi sila nag-aaway. Tulad niya si Abby. May mami nga, pero parang wala rin dahil... Alam mo na, lagi nag-aaway. Ang hirap talagang magpalaki ng magulang, no? Tunay ka. Pag ako dadalo sa baile, kailangan may... Kasama pa akong chaperon. Anong baile? Ay, sorry. Manilenyo ka nga pala. Ang ibig sabihin nun, sayawan. Salitayin sa probinsya namin, sa Quezon. Ganun ba? Oh, ano ba pare? Kumusta na? Okay lang. Sagot ko na yung ano ah, order nyo. Premyo ko yan, kasi bigla kang may taste dyan sa kasama mo eh. Salamat pare. Fifi, siya nga pala si Elton. Ang kusinero sa partnership nila ni Abby. Hi. Hello. Pare, umaga na raw kayo kung magsara. Baka naman magkasakit ka niyan. Kailangan kumayod, pare. Han, halika. Nag-iipon kami ng pera ni Abby para may pagmalaki naman kami ng airmats niya. Abby, akala ko ba uwar kayo ng mami mo? Tampuhan lang yon. Mahal na mahal ko mami ko eh. Alam ko na concern lang siya kaya siya ganon. Oy, sandali ah. Masusunog yung niluluto ko eh. Excuse me. Oo nga, excuse muna ah. Alam mo, pilib ako dyan kay Elton. Sobrang sipag. At ang lahat ginagawa niya, dahil mahal na mahal niya si Abby. Pag-ibig nga naman, no? Naku, Fifi. Kanina ka palulugulugo, ah. Bakit hindi mo ba tayo pantrabaho mo? Eh, sino naman ang matutuwa sa trabaho ko? Hinahagisan ng kutsilyo at palakol. Ay, naku. Kaya nga ba hindi ko pinangarap ang showbiz, eh. Eh, bakit ba hindi ka nila sumama sa trabaho namin? Mas malaki, ah. Ha! Uy, Karen! Rin! Sino kayo? Mamang nila ko kayo, no? Ha? Naku, ito namang si Inday. Parang bago ng bago. Oo nga naman, Inday. Hey! Baka gusto ninyong paputukin ko ito sa inyo! Inay, hindi nga tayo kilala. Sa'yo kinuha yung susi ng bahay? Ha? Sama? Ay, sagot! Ay, Inday, hindi mo ba talaga kami nakikilala? Oo nga. Kami yung mga ano, yung mga kamag-anak ng mga amo mo. Ano kamag-anak? Eh, patay na mga kamag-anak ng tatlong gurang na yun! Ariko, tinawag tayo mga gurang. Mga gurang pala, ha? Inday, baka gusto mo pala... Masitigil kayo! Kala nyo sasantuhin kayo nito? Ha? Urong! Urong! Dun! 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 Ha? Dali! 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 Ha? Patay! Hindi nga tayo makikilala nito. Anong gagawin natin? Candy, ano ba ang gagawin namin dito? Tumigil ka! Tumigil! Oh! Ano kayo mga nene? Sinabi ko naman sa inyo! Oh! Masarap ba ang buhay dalaga at buhay bata, Aber? Hindi nyo alam, puro problema kayo ngayon. Oo nga eh, ang akala pa namin namamatay na kami. Eh pa paano kung hindi dumating ang beauty ko? Ano kayo ngayon? Siguro bukas, pagkakapihan na kami. Oo nga, at yung ibabayad namin kay Placido eh, gagamitin na pala sa paglalamay. Yan ang sinasabi ko, oh! Maghahating gabi na, umakyat na kayo sa taas. Akyat na, dali! Thank you, Candy. Dali! Huh? Ano ba ito? Kahiya naman to, napakadiri! Hindi maintindihan kung gorilla o Iraqi? Oh! Asan na yun? Asan na yung tatlo dito? Oh! Nawala! Kanina lang nandito, asan na yun? Ha? Huh? Asan? Oh! Oh! Bukas ang pinto! Sino nagbukas ito? Bakit di ko na gusto nangyayari? May malik na dito! Ayoko na dito! Natatakot ako! Inday? Po! Sandali lang. Bumili ka ng suka, ah? Apo dyan sa kanto. Hindi ba, Asim? Sumakay ka ng jeep, bumili ka doon sa dati mong binibilhan ng suka. Yung sukang paumbong. Apo. Susi. Po, senyora, ito po. Mabuti. Aalis kami. Baka pagbalik mo, wala na kami. Apo. Dali, dali, dali. Ay, dali.
kotse. Pero bakit walang lalaki nakakapansin ng aking bango? Huh? Paya sila. Wala silang taste. Nagdadabog ka ba?
Hindi naman mabigat lang ito eh. Muntik mo nang binasag yung timba, bakit galit ka? Hindi, masayang-masaya nga ako eh. Kasi bagay na bagay sa trabaho nito, kahit mga mistisa tayo. Kahit mga mistisa, gumagasta. Kailangan ng pera, kaya matuto ka magtrabaho. Pipi, sandali lang. Bakit? Mahilingin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Busy kasi ako ngayong gabi. Pwede bang dumalaw sa inyo bukas? Hey, wag na wag mong gagawin yan. Kahit bukas, kahit sa makalawa, kahit kailan. Bakit? May mag-galit ba? Eh hindi, basta hindi mo pwedeng gawin yun eh. Sige na, late na ako eh. Teka nga pala, paano kung matapos ka na at may trabaho pa ako mamaya? Didiretso na lang kala Abby. Doon na lang tayo magkita. Sila! Kayo na naman? Ano ba ginagawa niyo dito? Iniintay kayo. Ano pa? Gusto sana namin kayong yayain na mag-happening uli. Ano? Kalalabas lang natin kagabi ah. Alam mo, hindi ako nakatulog kagabi sa kaiisip sa'yo. Bakit? Iniisip mo yung nagastos mo? Hindi yun. Gusto ko lang sana makilala ka ng lubusan. Tsaka, gusto ko sanang umakit ng ligo sa inyo. Ano? Aban ako, hindi pwede. Bakit? Ano masama ron? Basta, hindi pwede. Tapos. Saan naman kita liligawan? Sa kalye. Look, Beloy, hindi ako dapat sa'yo. Hindi ako magpapaligaw at lalong-lalo na hindi ako magbo-boyfriend. Kaya kalimutan mo nang nakilala mo ako, okay? No, hindi okay sa akin yun. Bakit? Masama bang umibig ang isang lalaki sa isang babae? Oo, masama. Lalo na kung hindi sila po pwede sa isa't isa. At huwag mo nang itanong sa akin kung bakit. Ako, Karen, pwede bang dumalo sa inyo? Lalo hindi. Ang bata-bata mo pa eh. Bata ka pa rin naman ah. Ako? Bata? Esi, halika na. Teka, Karen! Sandali! Oo, saan ka punta? Para! Eh, ba't sa ba kayong dalawa? Tara na, Karen. Saan mo nakilala yung mga weirdong yun? Importante pa ba yun? Pareho naman magaganda, di ba? Sabagay. Tama ka. Alam mo, hindi ko gusto itong nararamdaman ko eh. Naiinlove yata ako sa kanya. Ikaw lang ba? Hi! Oh! Ba't nag-iisa ka? Asan si Jerry? May inaayos pa sa perya. Susunod naman yun eh. Wala namang masyadong customer. Halika, magkwentuhan muna tayo. Oh, eh ayaw mo ba munang kumain o kaya uminom? Mamaya na, pagdating ni Jerry. Oh, sige. Oh, Elton, ikaw munang bahala dito ha. Oh, sige. Here you are. Yes, sir? Dalawang chicken barbecue, tsaka dalawang orange. Dalawang chicken barbecue. At tsaka dalawang orange. At tsaka dalawang orange. Malaki yata ang problema. Pera, puso, pamilya. Lahat ng sinabi mo. Talagang mabigat. Pero, sabi nga ng daddy ni Elton, lahat doon ang binibigyan ng mabibigat na problema ng Diyos, ay talagang mahal sa kanya. Pinatitibay, pinatatatag. Matibay ka ba? Nahawa na kay Elton. Noon, iyak rin ako ng iyak dahil ang gusto nga ng mami. Iwanan ko si Elton at sa kanya ako sumama. Na hindi mo magawa dahil mas mahal mo si Elton? Hindi naman kasi contest yan eh. Kung sinong mas matimbang sa kanilang dalawa. Hindi ko lang maintindihan eh kung bakit hindi niya matanggap na pwede ko silang mahalin ng sabay. I guess parents are all the same. Akala nila, the more they protect their children, the more they love them. Pero they can be suffocating. Nagre-reklamo ka pa eh. Here you are. Binayarin ka na nga ng parents mo magbalik bayan ah. At saka, okay naman yung tinitira mong auntie ah. Understanding nga eh. Tamo, pinayagan kang sumama sa akin. I guess we've all been Americanized. They tell me what is right and what's wrong. But I'm the one who decides whether I can take care of myself or not. Nakakinggit ano? Kailan kaya magiging ganyan ka-broad-minded ang mami ko? Ay nako, mas mahigpit ang mami ko dyan. Eh ako, hindi pwedeng pumunta ng simbahan nang walang kasama. Corny naman nun. Hindi ba nakakapag-rebelde yun? Sinabi mo pa. Pero pag nakilala ng mami na itong tunay na ugali ko, someday,
Masasabi rin ng mami niya ng swerte ng anak ko. Yabang. Bakit? May mayreklamo ka ba sa akin? Meron. Ano yun? Sobrang bait mo, sobrang thoughtful, at saka protective. Hindi tuloy akong matutong humanap ng ibang lalaki. Ay, sorry ah, medyo natagalan ako. Baka naman, minader na ako ng mga kaibigan ko sa'yo ah. Di naman. Nakita lang naman niya kung gano'n ko kamahal si Abby. Pero pare ko, pag hindi mo napantayan yan, ipagpapalit ka nitong si Fifi, maghahanap ng iba yan. Ikaw, wala ka sa akin. Bigyan lang ako ng chance si Fifi. Baka pati si Abby maingit sa amin. Ay nako, ang sarap pala maging teenager. Sana maging permanente na itong magic na ito. Ano kaya kung kausapin natin si Candy? Pakasakaling pwede pa siyang gumawa ng paraan. Naku, Ivano, gusto mo lang yatang maging collab team si Beloy. One of these days, siguro makakaliving ka na, katulad ni Abigail at ni Elton. Hoy! Huwag niyo idamay ang anak ko sa inyong mga kalokohan. Iba si Abigail. Aba, kailan ka pa natutong ipagtanggol si Abigail? Hmm? Napatikim ka lang ng konting kabataan, eh ngayon okay na sa'yo magkipag-live-in. Hindi ba ikaw nagsabi mali ang ginagawa ng anak mo? Aba, hindi mura lang aking anak. May sarili siyang isip. May karapatan siya sa sarili niyang kaligayahan. At business-minded yata si Elton. Very loving and thoughtful kay Abby. Madre de Diyos, ate. Para sandali ka lang naging isang teenager, may bala ka pa yata makipag-live-in ng 6 hours a day dun sa taga-perya. Huwag niyo sisiraan si Abby at si Elton. Biktima lamang sila na makabagong pamumuhay. Pero, independent-minded naman sila. Hindi katulad natin, may edad na, kikitid ang utak. Pero sila, may direksyon ang buhay nila. Nakakagulat ka naman eh. Para kang reporter, kung saan may chismes, dun ka lumilitaw. See what I mean, girls? I was right! Sinabi ko na nga ba eh, sa konting oras na matikman ninyo ang wonders of youth, eh magbabago na mga buhay ninyo. Alam mo naman pala eh, baka pwede mo naman kaming bigyan ng extension. Extension? Ano to, highway? Hindi naman. Baka naman pwede mo nang gawing forever and ever ang pagkabagets namin. Girls, you're getting this all wrong. Kahit ano pang sabihin ninyo, kahit ano pang gawin ninyo, aba? Ang nagbabay na sa buhay ay hindi na pwede mag-replay. Kahit magic, may limitations din, no? Sabi nga nila, mas masarap daw ang love the second time around. Pero, sa kaso ninyo mga inday, mukha yatang napaka-atrasado na nandating ninyo, no? Do you think na mamahalin pa kayo ng mga boys ninyo kapag nalaman nilang may wrinkles na kayo at medyo makunat na mga beauty ninyo? Tama siya. Hinto na natin itong tatlong magkakapatid. Pag natubos natin itong bahay, hinto na natin ang pagbabagets para naman hindi masaktan yung tatlong lalaki. Pero, hindi naman siguro masama kung enjoy ninyong youth ninyo habang nandyan. Siya nga naman, tao lang naman tayo. Kailangan, paminsan-minsan, mag-enjoy naman tayo. Right, ate? Mga kirengkeng! Ang lakas ng loob yung sabihing ibura lang anak ko. Eh, mas masahol pa kayo eh. Well, okay girls, babu! O, ano ngayon? Wala na raw extension. Eh ano? Enjoy while it lasts. Natapos ang trabaho, kaya nakauwi na tayo. Mabuti nilang maaga tayo natapos. Oo, madalas. Hindi kami titigil hanggang hindi kayo pumapayag na makipag-date sa amin. At araw-araw, pupuntahan namin kayo rito para kulit-kulitin. O ano? O sige na nga, pumapayag na kami makipag-date sa inyo. On one condition. Ano yun? Before 12 o'clock, kailangan umisplit na kami. Okay lang sa akin yun. Okay sa akin yun. Teka nga, bakit ba tayo lagi nagmamadali? Eh, hindi tayo matutunawan yan eh. Tama. Baka yung patsong ending natin yan. Kailangan nguyayin mabuti ang pagkain. Bakit ba kayo nagmamadali? Just relax.
Eh, paano nga? Take your time. Eh, paano nga eh? Wala na kaming oras. It's about within 20 minutes. Kailangan matapos itong dinner natin, ano? Eh, di parang nagtapon lang tayo ng pera. How do we enjoy a dinner in 20 minutes? Ni hindi paano? Nga natin malalasahan ang pagkain eh. Eh, paano naman kasi, no? Ang bakal-bakal ninyo pumili ng restaurant. Kung hindi kayo pa ikot-ikot, di sana tapos na tayo ngayon at nakauwi na kaming dalawa. Please naman, just this once. Huwag muna kayong malis. Ito na hanggang alauna lang. Imposible. Hindi nga pwede kahit hanggang 12:01. Kumain na nga kayo na matapos na tayo. Pinsan, ang hirap namang dumiskarte nito. Eh, wala nga tayong oras makipagkwentuhan eh. Tsaka ba't palagi kayo may dalang attache case? Kasi kami mga Johnny, Johnny ang pangalan ng boss namin. Eh, ang dami-dami kasi nung pinagagawang trabaho sa amin eh. Kaya pag hindi namin natatapos, iniuuwi namin. Kaya, ang laman nito attache case namin, puro papeles. Ikaw, Beloy, ano bang trabaho mo? Bakit lagi kang may dalang posas? Pulis yan. Secret agent. Agent? Ibig mo sabihin katulad ni James Bond, yung secret 007? Hindi naman. Big time yun. Eh ako, small time lang. Ikaw lang din. Ano ba mga quality ang hinahanap mo sa magiging asawa mo? Yung katulad mo. Ay? Bata. Maganda. Ay. Makinis ang kutis. Inay. Oh, bakit Karen? Wala. Ikaw, Beloy, anong gusto mo sa isang babae? Pareho kami ng pinsan ko. Kaya kami vibes niyan eh. Ang babaeng gusto ko mang pangasawa ay yung babaeng masayahin, maalaga sa katawan. Para hindi kukulbot ang balat. Me. Naku, Elsie. Disgrasya. Bakit? Tingnan mo ang lilo. 11:30 na ba, Beloy? Oo, bakit? Naku. Oh, sige. Excuse me, ha. Alis na kami. Teka, hindi pa tayo tapos, ha. Hindi kayo aalis. Masamang hindi inuubos ang pagkain. Mas masamang abutan kami dito ng hora de cambio, ano? Oh, sige, babu. Sandali lang. Sandali! Uy! Sandali! Excuse me, sir. Imbilhon niyo, sir. Sigurado. Magkano ba to? Bayaran mo na, bilis! Oo na. O, ayan. Supli ko, ha? Sandali lang po. O, ikaw! Anong itinatanga-tanga mo dyan? Ba't ayaw mo silang habulin? Yung dalawa? Hahabulin? Oo nga, no? Sana huwag tayong abutan. Oo nga. Tingnan mo, nagpuputukan na, hindi pa natin sila nakikita. Eh, huwag na tayo magsisihan. Salamat, pare, ha? Salamat, ha? Bilisan mo!
Ito lugaw, 250 ka rin na. Ngayon, 50 na lang. Bilahan nyo na, oh. Sira. Na. Ang binibining itong nakikita niyo sa inyong harapan ay papasok ko sa kahoy ito at lalagarin ko sa gitna. Gagawin natin dalawa. Hmm? Sorry. Dali! Bibisen, binasa sa Ingles. Hoy, tigit niyo, hoy! Hoy, mama, ate namin! Basisyan! Basisyan, busy ko! Hoy, andito ako! Uy, ayan o! Ate, ano ginagawa mo dyan? Eto, nilalagare. Tumayo ka nga dyan at may humahabol sa amin. Gusto kaming patayin. Hoy! Kayong dalawa, ano ginagawa nyo? Balikin dyan! Ano gusto nyo? Pitawan nyo ako! Ba't ninyo ako ginaganto? Basta bang iniisip nyo, no? Bitaw! Bitaw! Bitawan ninyo ako! Pinalagaan ako! Tatapusin ko! Tatapusin ko! Ba't kursin natin nyo ako, no? Aray! May ginagawa! Tangalin nyo! Kaya, nakakabit! Hoy! 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 Huwag niyo pakailan mo yung dalawa yan! Hoy! Bitawan! Hoy! Hoy! Ate! Hoy! Tanggalin nyo! Dali! Bakit ganon? Nakatayo na eh. Meron pa diyang pang nakalusot. Dito! Sandali lang. Bakit nyo ba kami tinatakasan? Hindi naman kayo eh. Yung mga pulis na maabal sa amin. Tulungan nyo kami. Dali. Pulis, anong nangyari dito? Wala ba siya sinasabi ko? Wala ba? Sandali lang. Sandali lang. Hanap ko. Anong pulis, tulungan nyo ako. Oy, ayun, ayun. Barang ko dyan. Oy, pulis. Bakit ba? Basta girls talk to eh. Dali, alis ka dyan. Ano na naman ba? Ilang minuto na lang. Ano ko? Sandali. Uy, ano? Yung pulis na nagpapatok kanina, salubungin ninyo, tapos kausapin ninyo, tapos hintay namin kayo dito. Sige na, alis na, alis na. Sige. Tara. Ay, bilis. Sandali ba? Teka muna. Teka lang. May pader. Building. Teka, hiyarap. Sa likod ng drum! Tina! Aba, nawala pare! Sir! Jejin sir! Hindi na tayo kailangan tumakbo! Wala sila usot! Kahit slow motion! Fast forward!
Labas! Sige na. Lumabas na kayo dyan. Kaibigan ko naman itong si Cabo eh. Kung anumang diferensya, ako nang bahala makipag-usap sa kanya. Sino kayo? Anong ginawa niyo sa mga kaibigan namin? Nasaan sila? Ah, okay, with your lips. Oh, oh my goodness. Bakit nawala sila, AC? Ano ho ba koneksyon niyo kala Karen? Sabi na nga ba, duda ako sa mga yan eh. Beloy, ba't hindi pa huli ni Cabo? Madre de los Marinos, ano na naman tong gulong pinasok ninyo? Wala naman kaming kasalanan. Nag-aabang kami ng taxi dyan, bigla ba naman kami sunggaban? Pinaputukan pa kami. Eh, itong dalawang ito na nanahimik ko sa pinagtatrabahuhan ko eh. Ginulugulo ko, nasabit tuloy ako. Nasabit? O hala, sige, doon kayo sa mirror mag-explain. Ngayon din, umalis na kayo bago ko isabit yung mga boses na yun sa inyo. Dali! Alis, alis, alis! Napumalis na kayo dito! Ay, madre mia! Tall. Basketball, yes. Cute, pwede na rin, pero not my type. Now, this is my type. Sayang, naging tao ka, pero di bali na lang. Nasaan sila? Saan napunta? Nasaan? Paano nakatakas yung magnana ko eh, samantalang hawak na ninyo? Nakunan pa din ang litrato. Hindi nga ho namin maintindihan eh. Bigla na lang ho silang nawala na parang may magic. Kayang patunayan to ng mga kaibigan ko, sir. Totoo ho yun. Oo, may magic. Ang hirap sa'yo, puro yata barkada at date ang inaatupag mo eh. Dapat, duty muna. Sorry, sir. Sorry. Bukol sa alahas, meron pa ako sa inyo. Ito ba sinasabi mo kaibigan mo? Oo. Anong pangalan mo? Jerry ho. Pwede ba sumama si Beloy? Para mas baybayan nyo kung anong relasyon ng tatlong teenager sa tatlong matrona. Ano katagal na yung katulong nyo sa inyo? Kung yun yung makakatulong eh. Okay, Beloy. You may go now. Pero tandaan mo, ha? Huwag kang babalik dito hanggat walang maganda resulta. Yes, sir. Ano nga ba talaga nangyari at biglang nawala yung mga yun? Bata. Tumanda. Nawala. Baka naman mga multo. Sa panahon natin ngayon, uso pa mo yun? Tara na. Sir, ito na mga pictures. Okay. Oh, sige. Ihabol mo ito sa mga dyaryo, ha? Right away, sir. Ah, teka, teka, teka. Tsaka, ibigay mo yung ating telephone number para kung sino man ang gustong tumawag at magbigay ng impormasyon, pwedeng tumawag. Yes, sir. Okay? Left away. Sige. Diyos ko! Ano na lang sasabihin ng ating mga kapitbahay? Ang Antigua Sisters ay naging kriminal. Talagang nakakahiya sa hinabahaba ng panahon na pinag-ingatan natin ang ating mga pangalan. Ay! Ay, napakatanong yung dalawa! Hindi nyo ginagamit ang inyong mga utak! Pati ang pamilya natin nilagay nyo sa malaking kahiyan! Ba't mo kami sisisihin? Wala naman kami kasalanan. Naghihirap na nga kami ni Caridad na pumita ng karampot na pera at nang matubos tong lintik na bahay na ito, tapos sisihin mo pa kami. Bakit? Kayo lamang ba ang nahihirapan sa pagtatrabaho? Nilalagari ako. Binabato ng kutsilyo. Nanganganib yata ang buhay ko. Kung ayaw niyo iligtas itong kaisa-isang rekwerdo ng ating mga magulang, tawagin si Placido. Ate, huwag na kayong mag-aaway. Maayos din naman yung problemang yan eh. Ngayon pa naman nagdumating tayo sa ganito edad, ngayon pa kayo magkaroon ng problema. Sorry, ate. Kasi nabigla lang ako eh. Alam ng Diyos na hindi tayo magnanakaw. Wala tayong dapat ikahiya. Tama ka, ate. Teka, bakit ba kayo hinahabol ng pulis? Ano ang laman ng bag na dinala niyo dito? Sapatos ng pangtrabaho lang namin yun, ah. Sigurado ka?
Kuwarta! Salapti! 500 peso bills! Ay, naku! Mababayaran na natin ang bahay na ito. Pwede tayo magbuhay, Reyna, habang panahon. Magbabakasyon tayo. Pupunta tayo sa London, Germany, sa Rome. Tatakasan natin ang init, baha, ulan, lahat ng kudeta. Diba? Isa lamang hindi natin matatakasan. Ano? Ang ating mga konsensya. Huwag mo sabihin si Soli natin ito. Ayoko, ayoko, ayoko. Ay, talagang desesperada na ang tatlong gurang. Ayaw isuko ang bahay, kaya eto, nagnakaw pa para lang mabayaran ang utang. Kawawa naman tong tatlong to. Pero sweetheart, sabi mo, ipagpapatayo mo ako ng townhouse. Don't break your promise to me, ha? Siyempre naman hindi. Bakit ko naman ibe-break yon? Kaya kailangan eh, gawin natin ang lahat para makuha natin ang bahay at lupa ng mga antigwa. Kahit na nakawin natin ang mga perang yan para hindi sila makabayad. Ang bait-bait talaga ng sweetheart ko. Ay! Eh, talagang mabait naman talaga ako eh. Butch! Ay, ako na lang tatawag sa kanya. Sandali, ha? Butch! 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 Bilisan mo na, Butch! 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 Ay, bilis-bilis na naman. Yes, sir. Tagal naman ito eh. Yung oil ng kotse, na-check mo na ba? Na-check ko na po, sir. Yung baterya? Na-check ko na po. Yung tubig? Naligyan ko na po, sir. Yung mga gulong? Na-check ko na po lahat. Yung brake fluid? Lahat po, sir. Sige, handa mo at may lakad tayo, yes, ha? Sir. Okay. Ang bagal-bagal nito, dapat binibilis-bilisan mo eh. Sweetheart, you don't mind, pupunta muna ako sa itaas, ha? Sige. Kinakailangang makita ninyo ang tatlong babaeng ito. Kung saan ang tirahan. Naintindihan ninyo? At alam nyo ba, kapag hindi nyo nagawa, kung ano mangyayari? Ipakakain ko sa inyo ang sapatos na ito. Ngunguyain ninyo, lululunin hanggang sa kayo maimpatsyo. Maliwanag! Sige, lakad na! Kinukuha mo itong dyaryo ko? Yung tatlong babae para mahanap namin. Gaga! Nagkalat yan sa mga newsstand. Alasi! Lakad! Yes, sir! Yes, sir! Aray! Salvador, maghanda ka ng time bomb. At sa oras na malaman natin ang tirahan ng tatlong babaeng nakapagdala ng bag, susugurin natin. Maliwanag! Yes, sir! Bakit ba pinanggo dito? Ito! Punta! Hey, mamayan! Hi. Hi. Siguro, pagkatapos na nangyari kagabi, iniisip mong... Kahit ano mangyari, hindi ako naniniwala magnanakaw ka. Paano mo naman nasabi yun? Eto nga, nagbalik ka. Hindi ka nagtatago sa akin. Kasama ko nga yung mga kapatid ko eh. Naparito kami para patunayan hindi kami mga kriminal. In fact, isa sa oli nga namin ang... Ang ibig niya sabihin, kaya kami nagbalik dito ay para isoli ang inyong tiwala. Teka nga muna, bakit niyo kami iniwanan kagabi? Ba't naman kasi kinampihan niyo pa yung pulis na nagpaputok sa amin? Kung hindi kayo tumakbo, naliwanagan sa nilang hindi kayo kanilang hinahabol. O paano na ngayon yan? Di susuko na kayo. Ba't kami susuko? Hindi naman kami mga kriminal, ano? Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, isusuko niyo na ba yung matamis niyong oo? Chief mo, ha? Hindi ka pa nga dyan lumiligaw, eh. Hindi na usong kayo ng ligawan. Kailangan mabilisan, ha? Tama. Kita mo, meron na kayong express teller. Fast food, at saka instant sweepstakes. Lalilito pa rin ako eh. Pumasok na kayo sa likod ng drum, bigla na lang kayo nawala. Tapos nandoon doon puro matrona. Ha? Tapos yung mga matrona, nawala na parang bula. Hindi nyo lang napansin, merong bakod sa likod ng mga drum. Aba eh, inakyat namin yun eh kung paputukan ulit kami ng mga pulis.
Kalimutan na nga natin yung nangyari kagabi. Ang importante ngayon, ano, magdadaldalan ba tayo? Mag-enjoy. Magkita-kita ulit tayo dito. Okay. O yan, ang maliwanag ha. Walang lalampas ng 11. As much as possible, nandito tayong lahat ng 10:30. Ah, doon tayo naman kanina. Hindi, baka dito sa kabila. Ako ha, halika na nga. Mama, sandali po, mawalang galang na po. Saan po ba itong exit? Pansin? Wala dito noon. Doon kayo sa restaurant maghanap. Wala sa park noon. Hindi ho. Kasi kami po'y nawala habang namamasyal kami. Naligaw. Lugaw? Pansin nga, wala lugaw pa. Eh, Mama, gusto lang naman namin malaman dito kung saan ang labasan. Batasan? Luneta to! Maynila to! Doon kayo sa Quezon City, nandun ang batasan. Tanga. Basta, let's just enjoy ourselves together. Tsaka, mas makakapag-usap tayo mabuti dito, di ba? Nakakaingit, ano? Uy, masama sa isang taong may inggit. Dapat kapag meron kang gusto sa buhay, abutin mo. Paano? Isa lamang kong hamak na lagad ng batas. Wala akong may hahandog. Hindi naman pwedeng. Laging dun ka lang sa ranggo mo, syempre aasenso ka rin. Sana nga. Totoo. Hindi ako nagbibiro. Sandali ho, palimos nga ho. Paano tayo nasalubong ito? Siguro nakakakita to, no? Ito naman, talagang matalas ang pakiramdam ng mga bulag. Pero, ang laki ng katawan niya. Kaya nga ho, malaki katawan eh, namamanas. O tamo, ang galing pa mga tuwiran, bigyan mo na. Sabagay. Oh, tara. Uy, mama. Wala na ho mabibili sa 2 piso. Bago kayo maglimos, magtanong muna kayo kung magkano isang kilong bigas. Karen! Please naman o, upo ka muna. Ba, syempre. Gusto kitang makasama lagi, yung matagal naman. Lagi ka kasi nag-aapura eh. Mabuti nga eh, nakakatakas pa kami sa mga parents namin. Tayo na nga, umalis na tayo. Baka hinihintay na nila tayo eh. Teka, bago tayo pumunta doon, isang kiss muna. Kiss? Oh, sige. Ako ang kikis sa'yo. Pero kailangan, pumikit ka muna. Ready ka na? Talaga? Sarap! Sarap! Hindi pala ako dapat matakot umibig. Tama. Dahil ang pag-ibig ay hindi kinatatakutan. Ito ay pinagmamalaki, kinararangal, ito ano, umuwi na tayo sa bahay. Hinahanap ka ng mga bata. Oo. Hahanapin nila ako dahil matinong pagmamahal ang ipinadama ko sa kanila. Dapat talaga ang babae nasa bahay lang. Hindi naman ako nagkukulang ng sustento sa iyo. Aba, hindi lamang naman pera ang importante. Ang gusto ko, gamitin ang utak ko, ang pinag-aralan ko. Kung gusto mo magtrabaho ka. Sige lang, okay lang yan. Ah, ayun. Pagkatapos, pag ginagabi na naman ako ng uwi, suspetsa ka dito, suspetsa ka doon, susumbatan mo na naman ako. Ay nako, ayok na, sawang-sawa na ako. Bakit? May pinagmamalaki ka na siguro, ano? Ayok ka na naman, ha? Yan ang hirap sa'yo, eh. Sususpetsa ka na naman. Ay, ayok na, sawang-sawa na ako talaga. Eh, paano ba naman pinakikiusapan na kita, nagmamalaki ka pa rin? Kasalanan ko ba kung magustuhan ko ang buhay na wala ka? Wala ka namang pagmamahal sa ating mga anak? Meron! Ibigay mo sila sa akin at tama lamang na akong mag-aruga sa kanila. Ba, yan hindi maaari. Ay, kung ayaw mo, huwag! Magpahinog ka! Sandali lang! Kailangan mag-usap tayo! Ayoko na! Ayoko na! Kayo talaga mga lalaki! Pare-pareho lang kayo! Hoy! Huwag mo ko iparis doon! Iba ako sa kanya! Anong iba? At bakit? Iisa lang naman ang hormahang kumorte sa inyo, ah! Abay niyo makakapayag! Pandak yun! Samantalang ako, mataas ako! Huwag mo akong daanin sa kalokohan mo! Sino naman? Imagine ko lang, yung lalaki yun, dati nung naliligaw pa siya dun sa babaeng yun, mga pangako, ibibigay ko sa'yo ang langit, ang lupa, ang mga bituin, ang mga bulaklak, eh ano ngayon?
Paano ka naman napasok sa karnabal? Nung hindi na umuwi si tatay, si nanay naman, mahina nang kita sa pagtitinda. Kaya tumigil naman sa pag-aaral para kumita ng pera. Ang swerte naman ng nanay mo? Ang bait ng kanyang anak? Swerte ko, may magandang nagtrabaho kay Professor Merlin. May maganda bang pandak? Yun ngang cute eh. Parang manika. Cherry, lagi mong susubaybayan ang mga kaibigan mong sina Elton at Abby, ha? Oh, ba't napunta roon ang usapan? Eh, tungkol sa atin, wala pang linaw. Oh, sige, tuloy ang kwento. Pumasok ka sa karnabal, nangarap ka maging magician. At na-magic ng ganda mo. Hmm? Kaya eto, nangangarap na balang araw, eh maging mihis kita. Bakit ba ganito? Hindi naman summer na sobrang init ng panahon. Malapit nang matapos ang mundo. Pasensya na kami, medyo natagal lang kami ha. Wala kasing malamig dyan sa tapat eh. Doon pa nga kami sa may kanto nakabili nito eh. Hay! Salamat naman at meron na rin akong nainom ng malamig, kundi nilagnat na ako eh. Don't forget, boys, kailangan makaalis kami dito bago mag 11:30. Pambihira naman yung mga parents nyo. Ang ugali, parang ugali pa ng panahon ng hapon. Anong ugali nung panahon ng hapon? Panahon pa ng Kastila, sabihin mo. Well, at least pinapayagan kaming lumabas, di ba? Mm-hmm. Ah, Nanding, ano to? Simple lang. Ang ibig sabihin nito, no? Mahal namin kayo, kaya't ayaw namin kayong palisin. Nanding, tanggalin mo to. Mamamatay kami sa lungkot pag iniwan nyo kami. Ngayon, kung gusto nyo makalis, etong susi. Hindi mo ako nire-respeto, Beloy. Magagalit na ako sa'yo. Mas mabuti na yung manggalit ka kesa naman takasan nyo kami. Uy, ang gwapo na Nanding. Tatanggalin niya itong posas. Sorry, Karen, ha? Pero masakit sa loob ko pag inuuto ako. You're insulting us, Beloy. Anong kala niyo sa amin? Makukuha sa prusahan? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, may napapansin akong parang may sikreto kayong dalawang magkapatid. Siyempre, curious lang ako. Meron silang lihim na aking tutuklasin. Merong mabalitin ang pulga? Karen, ang lihim mo. Ito, iisa na lang eh. Malalaman ko ngayong gabi. Pampatulog. Okay na to. Ngayon, pilitin mong ilagay sa sofa ng sinanding ito. Ako nang bahala dito sa kabila. Sige. Sure, Karen. You're gonna like me. Karen! Beloy? Alam mo, ngayon ko lang napatunayan na ang mga pulis pala may mga broad shoulders. Siyempre, sagana yata kami sa exercise. Ah, siguro. Kapag may problema ako, masarap sumandan. Ay, Karen. Sige, huwag ka maya. Iwakap ka pa. Huwag ka maya. Ah, bilang mo pa. Pogi. Yan. Sa wakas, Karen. Tama na rin ang tawag mo sa akin. Tingnan mo sila, oh. Nakakaingit. Huwag kang maingit. Sumandal ka rin sa akin. Ayun. Nauuhaw ako eh. Beloy, hindi ka ba nauuhaw? Oo nga eh. Ah, Nanding, gusto mo ba? Hindi ka ba nauuhaw? Oo nga eh. Napakainit ang panahon eh. Alam mo, ang ganda talaga nitong ideyang naisipan ninyo. Biro mo, talo pang singsing, ha? Para na tayo pinag-isa. Alam mo, gusto ko nga to. Bakit? Wala. Excuse me. Bakit? May go out muna. You can't go out na kasama ako. Oo, mama na. Hindi ka na. Ha? O, Beno, huwag ko tatalhin. Hindi ka ba nauuhaw? Inumin mo na yan. Ako nito. Please. Tsaka muna, ha? Dali lang, pabalik ako.
Huwag siya si Ryan. Meron ako. Pagkulo na po ng gahit yung ordinero eh. Bye-bye. Landing! Siguro mas mabuti pa, Beloy. Kalagan mo na lang ako nang sa ganun mamasahe kita para hindi ka naantukin. Gusto mong kalagan kita? Oo! Sa isang kondisyon. Ano yun? Bahali ka sa akin. Hoy! Hoy! Huwag na hoy! Ayaw mo! Huwag! Itibla ko sandali. Gising naman lang ako ba't ang alas 12? Hoy! Hindi pwede! Hindi pwede! O sige na nga, papalik na ako sa'yo. Halik na! Isa lang ha? Isa lang! Saka, 2 seconds lang ha? 2 seconds lang? Sige na nga. Ano? Ready ka na ba? Ready na. Karen, napatulog ko na. Yan, pagkakataon na natin tumakas. Kunin mo na yung susi sa underwear niya. Ano? Ayoko nga. Tutulog naman eh. Kung gusto mo, ikaw na lang ang kumuha. Ano? Nakagapos ako dito eh. Kung gusto mo, kalat ka rin mo siya dito at akong dudu ko dyan. Naging pansyang ka na. Ikaw din, Karen. Si Caridad ka na rin. Naku, bakit ba? Anong oras na ba? 10:30. Tama ba itong oras natin? Diyos ko dai! Oh, sinabi ko na naman sa inyo mga nene, masyado kayong forgetfulness. Na huwag kayong kakain na maski ano mang matamis. Ah, matamis. Malamig pala. Ngayon, ginawa ninyo yan. O ano nangyari sa mga beauty ninyo? Ang magaganda ninyong mga mukha, Melt. Mabuti dumating ka. Tulungan mo naman kami, please, oh. Sige na. Kasi paglabas ni Nanding sa CR, mabibisto kami, Candy, eh. Ay, naku, ha? Hindi na pwede yan. Once is enough. Essie? Sorry yata nagbago ang anyo mo. Diyos ko, huh? Dahi. Ang aking mga long leg, kinabisto na naman. Ang aking mga pekla, teka. Karen? Ikaw ba yan? Naku, si Nanding, dumarating na. Naku, ito na naman. San Mateo, San Diego, tulungan mo naman ako. Ay, Pansyang, nakawala na ako. Libre na ako, Pansyang. Sige na, tulungan mo ako, dukutin mo na yung susi na ako'y makawala na. Aba, problema mo na yan. Ito nga, hindi ko alam kung paano alisin eh. Candy, please, oh. Ano? Sige na, dukutin mo na yung susi. Asan ba susi? Andun sa loob ng kanyang pantalon. Fairy ka naman eh, hindi ka babae, hindi ka lalaki. Eh, di walang mali siya, sige na. Sa bagay. Hold. Kinakunin mo na. Naku. Tcharan! O, diba? Yan na siya. O, itong tungkod mo. Eka. Anong dudukutin mo dyan? Eh, naiwan niyatang keychain eh. Sobra na yan? Sobra na daw. Siya-siya. Pansyang, alis na tayo. Di bale na ito, hindi ko malis ito eh. Tara na! Sandali.
Oh, ito ng tapis mo. Thank you. Godmother? Hindi ako sigurado. Baka godfather. Bongi! Sana naging hyoma na lang ako. Asa sila? Pare! Pare! Uy, asa sila? Ewan ko. Nasa na nga ba sila? Aba, ewan ko sa'yo. Dapat nga ikaw nakakaalam dyan eh. Sumusupo na naman. Tanongin na lang siya. Pare, ba't tayo magising to? Ewan ko, pabayaan mo na lang yung mga yan. Ihatid mo lang sa may sakayan. Ika na. Pare? Rito. Pambihira ka naman, oh. Dati kaya mo naman dalhin sa kusina yan, ah. Nilalagay mo sa freezer nang hindi kita tinutulungan. Tapos ngayon, kung kailan marami akong ginagawa, kailangan tapusin. Pasensya ka na, Han. Nag-iingat lang naman akong huwag malaglag ang bata, eh. Bata? Galing ako kay Doktor. 2 months. Ha? Magkakaanak na tayo? Bakit? May suspecha ka bang sterile ka? Oh, I love you. Magpapakasal tayo. Kailangan maging legitimate ang ating anak. Kailangan natin mag-ipon, oo. Pero hindi tayo gagastos ng malaki. 2 buntis lang. Tapos! Yung kainan, doon na rin sa dati nating ihawan, di ba? Ang cheap mo, ah! Isasala natin ang ihawan. Oh. At holiday ang kasal natin. Oh, love you. Sino kaya yung bumubusina? Naku, baka mga pulis na yan. Natuntun tayo. Huli na! Naku! Huwag ka ngang worry, Fred. Bitiwan mo yan. Tignan mo kung sino yon. Pag pulis yan, hindi tayo makakaiwas. Naku. Siguro naman eh, maaaring makatuloy, no? Sorry, tao lang ang pwedeng pumasok dito. Ah, ganun, ha? You want to play it rough. Okay, sa diretsa ang usapan. Ang bahay at lupang ito, kapalit ng ninakaw niyong bag. Ang tapang ng apog mo! Isang tawag ko lang sa presinto. Magchuchuchu ako sa pulis. Tiyak, silya elektrika ang hatol niyo. Napakaitim ng buto mo, Placido. Lumayas ka. Mamamatay muna kami. Bago mo makuha itong aming lupa't bahay, lumayas ka dyan! Hindi pa tayo tapos, mga bruha. Pagbalik ko, kukunin ko ang bahay at lupang ito, pati na ang pera sa bag! Ayos pa kayo? Paabot ko kayo sa aso! Ha? Oh, pakasunggit! Sumay! Let's go. Yeah.
Yan yung bahay na sinasabi ko sa inyo. Oy. Kaya na kayang pumunta sa pulis, isuko natin ang pera. Siguro naman ni Tay Parorosana na no, kung magsasabi tayo ng totoo. Wala na bang ibang paraan? Ano? Hoy! Sino ba yung nakapasok? Ha? Huh? Inday, hindi mo sila na mabuti ang gate. Ay, ako, sila na Jillian. Ako. Oo. Ano gagawin natin? Good morning, ho. Magandang umaga, ho. Good morning, ho. Well, if you came to look for a beautiful girl, you came to the right place. Hmm. Di ba kayong nakuha na ng trato na lumabas sa dyaryo? Nasaan na si Fifi? Si Essie, ho. Kailangan ko lang ho sa makausap, eh. Pakisabi na lang kay Karen, nandito si Nanding. Ah, wala sila, umalis. Oo nga, mamayang alas 6 pa sila darating. Sorry, ho, pero buo na namin pa siya. Na hindi kami aalis dito hanggat di namin sila nakikita. Pero nagbilin sila. Ah, hihintay na lamang daw kayo mamayang gabi. Ah, doon daw kayo magkita sa peryahan. Malabo po yun. Lagi na lang po kami tinatakasan eh. Basta paggabi, nag-apura silang umuwi. Eh, excuse me ho, kayo ho ba mga mami nila? Ganun na nga. Kaya pala kamukhang kamukha kayo ni Karen, Mrs. Miss pa po ako. Pinanganak ko si Karen, walang kasaling lalaki. Ay! Paano ba yun? Sa bagay, ayos lang ho sa akin yun. Kahit anak ni si Karen sa pag-adalaga. Ang importante, mahal na mahal ko ho siya. Totoo? Ate ha? Nanding, Nanding! Naku, Nanding talaga. Sasabihin ko sa kanya. Oo, naku, Nanding. Sandali lang ho. Nasasakal kasi ho ako eh. Sorry ha. Baka pwede hong dito na kami maghintay. Kailangan ho namin makita sila eh. Tsaka wala ho kami mang pupuntan eh. Hindi. Huwag na. Marami pa kami mga gagawin eh. Ah, sige na. Maghintay na lang kayo sa perya. Darating sila doon. Oo. Sige na. Sige na raw eh. Sabi nila. Sige ha. Bye-bye. Bye-bye na ha. Teka. Ay? Posas ko to ah. Iwan ko yan kagabi kay Karen. Oo nga eh. Hinalikot namin sa alambre. Naalis. Pinaglaruan ko naman. Nalak. Kinalikot ulit namin. Ayaw na magbukas. Baka naman nandyan sa inyo ang yabe. Sige naman oh. Ayan. Nako. Ay, salamat. Sige na. Bye-bye na lang, ha? Bye-bye. Sige na, bye-bye na eh. Bye-bye. Ikaw talaga, kahit kailan pahamak, tingnan mo, kamutik na tayo nabisto, ha? Bye-bye. Bakit ano ba talaga ang tunay na kasaysayan ng posas? Ha? Wala ka na doon. Halika na nga. Essie, kunin mo yung pera. Hindi tayo matatahimik hanggat hindi natin na isusuko yan sa may kapangyarihan. Naku, ate, magkakaroon ako ng nightmare kapag sinauli yan. Tumigil ka. Sumilip ka sa labas at maka nandoon si Inday. Ate! Ate, kilos ng masama. Walang sisigaw. Walang masasaktan. Ang gusto ko lang naman eh, magpalit tayo ng bag. Ano yun? Ate! Hey! Ate! Ate! Malikot! Ate! Go! Amyo! Sinap! Ay.
Pasensya na kayo, mga iha. Hindi kami pwedeng mag-take chance. At baka ma-identify pa kami ng mga pulis. Kaya kinakailangan sumabog na kayo kasama ng bahay na ito. Malikinto! Maliko ka muna! Na lang! Okay, mag-alala. 30 minuto na lamang ang inintay ninyo. At, boom! Tala! Wala na. Baka naistira natin tatlong yun. O kaya'y nalokot ang mga airmats nila. Teka muna, ang mabuti pa. Maghintay tayo kahit sandali. Baka piling dumating yun. Sinabi ko na naman sa'yo, Beloy. Uliin mo na. Sila yung mga nakuna natin na litrato. Biglang nakawala. Pabihira ka naman, pare. Madas na nililigawan natin. Uhulihin mo. Aba, walang exemption sa batas. Oo. Pag nagkasala ka, dapat kang parusahan. Kaya lang, wala tayo sapat na ebidensya. Sabi niyo kamukha. Oh. Kaya lang, ang dilan din mo nung gabi. Tsaka ang lilit ang mga litrato lumalabas sa mga newspapers. Baka wala na yun. Buti pa, punta natin yung mga matters nila. O sige, tara! Sino itong tatlong to? Hoy kayo! Nasaan yung tatlong gurang na napilitang magnakaw para mabayaran lang ang utang sa akin, ha? Nasaan? Placido, mm. Hindi ba sinasabi sa dyaryo ang pinaglalagyan na nawawalang milyones ay isang bag na itin? O ngayon. Ayan! Ito na nga! May panggastos na tayo para sa pagpagiba ng bahay na ito. May pandagdag pa para sa construction ng ating townhouse. Teka, siguraduhin na muna natin ito na nga ang pera. Huwag ka na mag-abala. Nagmamadali kami ni Butch. Hindi ba, sweetheart? Janice, huwag mong sabihin. Matagal na kami. Kaya lang pareho kami walang datong. Kaya sumandal muna kami sa'yo. Pero ngayon may pera na kami. Hindi ka na kailangang gumasta pa sa amin. Hindi ka na mapipindeho! Walang siya ka! Bye, girls! Kayo nang bahala kay kalbo ko, ha? Halika na. Ninakaw yung pera. Kilala ko yung dalawa. Alam ko kung nasaan ang hideout nila. Abi, ano ba yung sinasabi mong yan yung opisina ng mga magninakaw? Yung headquarter nila. Saan natin unang nakilala si Nanding? Sa Jollibee. Oh, pagkatapos nun, saan muna tayo nag-apply? Dun sa opisina. Teka nga, yung may mamang bigote na mahilig mag-chancing. Kaya nga natin pinakasal at hindi tayo doon nag-apply. Kasi yun yung nanggapos sa ating kanina, yung may bigote. Oo nga, halika na, dali! Thank you.
Teka, huwag niyo hanap sa akin yan, baka pumutok. Gaga, baril na ako, kaya nga puputok eh. Masakit? Oo. Kuwawa ka naman? Ah, masakit? Oo. Masakit? Oo. Sakit? Oo. Sakit eh? Oo. Masakit. Aray, kamay ko, sakit. Tigil! Huwag kayo magpaputok, baka tamaan sila. Hindi ko pa rin maintindihan hanggang ngayon. Kung talagang yung si Ponciano at si Badaw ang magnanakaw, eh bakit yung pantatlong matronang nakuna ng litrato na siya pa nga napublish sa mga dyaryo? Baka naman mga runner lang, sir. Hindi. Mga mothers nila yun. Ano? Mother nila? Konektado sa magnanakaw? Hindi ho, napagkamalan lang. Anyway, thank you, girls. Hindi dahil sa inyo, hindi mahuhuli ang dalawang magnanakaw na yun. Duty ho yun ng kahit na sinong citizen. Magbibigay ng 10% ang mayari ng perang ninakaw. 3 million pesos ang na-recover ninyo. Kaya, huh? Tatanggap kayo ng 300,000 pesos. Girls, 300,000 pesos. Kapapati tayo kim kasi tungan! Kapayaran na natin yung bahay! Kinakain mo naman ako eh. Swerte. Ayos. Balato ko ah. Ayos. Tapos ang problema ng ating mga chicks. Pwede na natin silang yayain mong pakasal. Alright. And we'll not take no for an answer. Okay. Well, girls, will you marry us? No, sorry. We cannot marry you. Kung saan kayo magagalit sa aming ipagtatapat? Ang totoo, ito na ang huli nating pagkikita. Masakit, napakasakit, pero wala kaming magagawa. Ibang klase rin magbiro ang tatlong ito, no? Parang totoo ah. Hindi naman tayo papayag. Halika mo, Karen, pwede. Fifi, please. Fifi. Sabihin mo, nagbibiro lang kayo magpipinsan. Hindi kami magpipinsan. Magkakapatid kami. Teka, teka. Magulo eh. Sino naman sa tatlong matron ang ermas nyo? Wala sa tatlong yun ang mommy namin. So kayong tatlo talaga magkakapatid? Magkakapatid din ang tinatawag yung tatlong matrona. Ang gulo-gulo nyo naman eh. Maluloko na ako sa inyo. Hindi naman talaga kami maniloko eh. Basta't hindi kami pwede pakasal sa inyo. Kung ngayon mo, diwag. Ang dami atang mabahay dyan. Ayun na nga eh. Di maghanap ka na lang ng ibang mapapakasalan mo. Yayayain mo naman kitang pakasal kung hindi kita mahal. Eh kung mahal mo ako, mauunawaan mo ako. Hindi mo ako pinipilit. Eh hindi ka nga mahihirapan kung papayag ka sa aking mga plano. Tatanggapin pa ba ako pag nalaman mo 56 anyos na ako at may anak na dalaga? Takas ka ba sa mental? Hindi kami mental cases. Talagang 50 na ako. Sawang-sawa na ako sa inyong kalokohan. Kung ayaw nyo, huwag na kayong gumawa na kung ano-anong kasinungalingan. First time kong umibig, palpak pa. Panlabas na kaanyon lang ang nakikita nyo.
Halika, manood kayo sa sekreto namin tatlo. Kailangan malaman niyo na ngayong gabi. Sa 12. Handang-handa na ba kayo? Eh kasi naman eh, kung bakit meron pang alas 12 ng gabi. Sana pagkatapos ng alas 11, diretso na sa alauna. Tumigil na nga kayo. Katotohanan na hindi namin maaari pang itago sa inyo. Hindi totoo ito. Hindi ako naniniwala. Kalimutan nyo na lang kami. Talikuran. Huwag na lang ninyo kaming kasusuklaman. Ba't yung papinalam sa amin? Itinago nyo na sana. Ngayon, kaya nyo pa bang sabihin mahal ninyo kami? Minsan ka lang umibig. Bulilyaso pa. Ayoko na! Lumabas ng 2 minuto. Iiwan ko ang ticket dyan sa lamesa at magbiyahe kayo mag-isa. Mami? Tingnan mo yung itsura mo. Parang pinagbabanto niyo sa buong mundo na nabubuhay kayo sa pagkakasala. Eh, Mami, kaya nga ho kami narito dahil inyo sana kami ng permiso dahil magpapakasal na ho kami. Eh, minors pa raw ho kami. Gusto na nga ho namin magpakasal bago matapos ang buwan, eh. Mami. Ang anak ko, magiging ina na. Sabik na nga ho akong maging daddy, eh. Huwag mong paiiyakin ang anak ko, ha? Oo. Oh, tingnan ko ang itsura mo. Oh. Hindi ka mukha nung dati. Mukhang mabaho at hindi naliligo. Tinawa ka mukha mo. May tsura ka pala naman, oh. Ito pa, mangking ko. Parang kailan lang karga-karga ko pa. Abi, galit ako sa'yo. Kasi gagawin mo na akong lola, eh. Pero, type na rin. Masarap na rin yung merong baby yung ginaganyan-ganyan. Bye, Ma. Maingat kayo, ha? Tita, bye. Ma, ingat po bye. Kayo. Bye. Ingat kayo. Tita. Ingat po, Mami. Good morning, ha? Good morning. Nabalita namin mag-abot kayo. Abot, Lynn. Salamat. Nagpunta lang po kami dito para magsabi ng goodbye. Thank you. Munting alaala ko sa inyong pag-alis. Ipagdadasal na namin magiging maayos ang inyong biyahe. Thank you. We're running late. We better go, no? Ah, sige. Salamat sa inyo, ha? Happy trip, po. Bye, Ma. Bye, Iha. Bye. Ingat. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye. Bye-bye. Ingat kayo. Bye! Teka, boy! Kaya't ang may kulang eh. Malit! Isn't it yun?
kulang eh. Balik! Balik, 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 balik! Balik! Bakit yung kami pinabalik? Eh, hindi ko naman kayo pwedeng paalisin na malulungkot ang mga boys, no? Ay, anong gagawin namin? Eh, kayo wala. Ako, meron. Oh. Tong-yong-yong-yong-yong. Oh, diba? Tiyo! Tingnan mo. Pipi? I'm sorry, my name is Felicidad. I'm Jerry. Hi. Karen? No, I'm Charity. Ako naman si Landing. Kamusta ka? Essie? Hindi, ako si Esper. Ako naman si Beloy. I'm glad to meet you. Nice meeting you. Sila ba tayo? Tayo ba sila? Eh, paano mangyayari yun eh, nandito tayo? Eh, sino sila? Kaya nga, may fairy, may magic, hindi ba tayong tatlo? Pinabata rin? Ah, how sweet to be young like me. Hindi katulad din yung dalawa. Aray. Oh, di ba? O, dali na! Go na kayo! Ay, sige! Sige, sige! Bye-bye! 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 So, at long last, everybody can live happily ever after. Pero teka, ang pagsilbi ko dito, skip ng beauty ko! Bumabata sa'yo.